istat ngayon, mga gubat at panangatan. At siya banal at dakila, hindi ng kanyang alam. Ang lahat ng lilikha niya'y mabuti, pinagdapat na ng lubusan. Hindi niyo ang Panginoon nakilain ang kaniyang halal. Purin siya at kawitan at papurihan magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa iyong sambayanan sina San Cornelio at San Cipriano bilang mauhusay na tagapangasiwa, bilang katugunan sa kanilang pagdalangin, kami ay gawin mong matibay sa pananampalataya at katatagan at masigasig na gumawa para sa pagkakaisa ng sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, tungkol sa mga babanggitin ko ngayon, hindi ko kayo maaaring purihin. Ang inyong pagtitipon ay hindi nakabubuti, kundi nakasasama. Una sa lahat, nabalitaan kong kayo'y nagpapangkat-pangkat sa inyong pagtitipon. At ako'y naniniwalang may katotohanan iyon. Kailangan pang magkabukod-bukod kayo upang makilala kung sino ang mga tapat. Sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ang kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo'y nagmamadali sa pagkain ng kanyang dala. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? O hinahamak ninyo ang simbahan ng Diyos at hinihiya ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Purihin kayo? Hindi. Hindi ko kayo pupurihin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko ngayon sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y pagkanulo,
ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Gayon din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, "Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Kaya nga, mga kapatid, kapag nagkakatipon kayo upang kumain, maghintayan kayo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog, pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Silang lumalapit sa iyo'y dulutan ng ligaya't galak na walang kapantay. Baya ang sabihin, ang puon ay dakila nang nangaghahangad maligtas na kusa. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ay laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak na'y binigay. Alleluia, alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang maituro ni Jesus sa mga tao ang kanyang aral, siya'y pumasok ng Kapernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan.
nang mabalitaan ng kapitan ang ginagawa ni Jesus, nagpasugo siya sa ilang matatanda sa mga Hudyo upang ipakausap kay Jesus na puntahan at pagalingin ang alipin. Nang makita nila si Jesus, taintim silang nakiusap sa kanya. Siya'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa, wika nila. Ipinagpatayo pa niya tayo ng isang sinagoga. Kaya't sumama sa kanila si Jesus. Nang malapit na siya sa bahay, ipinasalubong siya ng kapitan sa kanyang mga kaibigan at ipinasabi ang ganito, "Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin po ako karapat-dapat na umaharap sa inyo. Ngunit magsalita po lamang kayo at gagaling na ang aking alipin. Sapagkat ako isang taong nasa ilalim ng nakatataas na pinuno at may nasasakupan din po akong mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito." Ito'y ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at humarap sa makapal na taong sumunod sa kanya, sinabi niya, "Kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya." Pagbabalik sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na ang alipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali po, Father. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, ang bawat isa po sa ating nagtitipon ngayon sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ay may pananampalataya sa Diyos. May pananampalataya kay Jesus. Pero paano po ba natin naiintindihan ang salitang pananampalataya? Masasabi ba natin na ang isang taong laging nasa loob ng simbahan may pananampalataya? Masasabi ba natin kapag ang tao maraming mga imahe ng santo sa kanyang tahanan, may pananampalataya? Pero mga kapatid, ang pananampalataya ay nagmumula sa kakayanan nating makilala ang Panginoon. Kaya nga ang responsibilidad natin bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, ay kilalanin ng Panginoon. At makikilala lang natin ang Panginoon kung tayo ay patuloy na mag-aaral patungkol sa Kanya. Kaya nga sa loob ng simbahan, napakahalaga nung tinatawag nating paghuhubog. Dahil ang bawat isa sa atin, hinuhubog ang pananampalataya sa paanong paraan, sa pagkakilala sa Panginoon. At paano natin kinikilala ang Panginoon? Sa pag-aaral sa kanyang mga gawa, sa pag-aaral sa kanyang mga turo, sa pag-aaral sa kanyang buhay. Bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, bilang Katoliko, responsibilidad nating kilalanin ng Panginoon. At tandaan din natin mga kapatid na ang pananampalataya ay hindi lang dapat manatili bilang isang kaalaman. Bagkus ang pananampalataya, dapat pinapalalim at sa pagpapalalim ng ating pananampalataya, nakabubuo tayo ng ugnayan sa Diyos. Uulitin ko po ha, ang pananampalataya ay hindi mananatili sa kaalaman, bagkus ito ang magdadala sa atin upang mas lumalim ang ating pagkakilala o pag-ugnayan sa Panginoon. Di ba ho, bilang mga tao, masasabi lang natin na kaibigan mo ang isang taong yan kapag kilala mo ang taong yan. Masasabi mong mahal mo ang taong yan oras na makilala mo ang taong yan at simulain mong mahalin ang taong yan.
At ganun din pagdating sa Panginoon, mga kapatid. Oras na makilala natin si Jesus, lumalalim ang ating ugnayan, lumalalim ang ating relasyon. Mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, merong isang kapitan na kung saan ang isa sa kanyang mga kawal ay may malubhang sakit, isa sa kanyang mga alipin. Ang taong ito ay pagano. Ang taong ito ay walang pananampalataya. Pero marami siyang napakikinggan patungkol sa Panginoon. At ano marahil ang kanyang napakikinggan patungkol sa Panginoon? Kayang gumawa ng milagro ni Jesus. May mga kababalaghang ginawa ang Panginoon. Nagpagaling siya ng mga may sakit. At nung nalaman niyang daraan ng Panginoon sa kanilang bayan, pinatawag niya si Jesus dahil ganoon ang kanyang pagkilala sa Panginoon. Makapangyarihan, kayang gumawa ng milagro. Pero hindi na natili doon. Dahil oras na pumunta na ang Panginoon sa kanilang tahanan, ano ang sinabi ng kapitan? Hindi ako karapat-dapat. Sino ang klase ng taong kayang magsabi ng ganung bagay kay Jesus? Ang mga taong may malalim na ugnayan sa Panginoon. Dahil ang pananampalataya ang nagtuturo sa atin na kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pananampalataya ang magtuturo sa atin na damhin ang kabutihan at awa ng Diyos sa buhay natin. Dahil kung tutuusin, hindi naman talaga tayo karapat-dapat. Pero dahil sa ating pananampalataya, nag-uumapaw ang awa, pagpapala, at pag-ibig ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, kung ang bawat isa sa ating may pananampalataya, mas lalo nating palalimin ang ating pananampalataya sa pagkilala kay Jesus. At oras na makilala natin ang Panginoon, doon lalalim ang ating ugnayan. At sa ating paglalim ng ugnayan kay Jesus, mapagtatanto natin na hindi tayo karapat-dapat. Pero sa kabila ng ating hindi karapat-dapat, ang kabutihan ng Diyos, ang awa ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, patuloy na sumasa atin. At doon, mapagtatanto natin, may pananampalataya tayo kay Jesus. May pananampalataya tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po yung ating ipanalangin kay Jesus. Nadagdagan pa po niya, palalimin pa po niya, at payabungin niya ang ating pananampalataya sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananampalatayang kasintatag ng sa sentoryon. Lumapit tayo sa Panginoon at manalangin para sa pangangailangan ng simbahan at ng sandaigdigan. Ang ating panalangin, Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang simbahan naway hindi ituring ang sinuman saanman bilang banyaga o waring hindi kasapi, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Iyong mga namumuno sa ating buhay, sibil naway ituring ang bawat tao ng may katarungan at pagkapak pantay-pantay, manalangin tayo.
Panginoon, paspasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga taong kakaiba sa atin sa paniniwala, lahi o pinaglakhan naway matutunan nating unawain at tanggapin, manalang. Panginoon, paspasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang mga matatanda, mga nalulumbay at mga may sakit naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang paghihirap, manalangin tayo. Panginoon, baspasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ang ating mga yumaong kapatid naway tanggapin sa kaharian ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, baspasan mo kaming mga hindi karapat-dapat. Ama ng lahat ng tao, tinanggap ng iyong anak ang pananampalataya ng sentoryon na lumapit sa kanya ng may pagtitiwala at pagpapakumbaba. Ipakita mo sa amin ang iyong kagandahang loob ngayong nananalangin kami sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiwo muna po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihain sa kabutihan ko. Tumin at tanggapin alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ngayong ginugunita ang tiniis ng iyong mga martir, ang banal na paghahain nagdulot ng kagitingan upang matiis nina San Cornelio at San Cipriano, ang mga pahirap ng kalaban ay magbigay dinawa sa amin ng katatagan sa mga kahirapan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Cornelio at San Cipriano ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Maghitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo. Ikaw ang buhay, tanging
sa iyo, Jesus. Panginoon, nakapagligtas, pag-ibig ng Ama. Papurit pagsamba sa iyo, Jesus, Panginoon, tagapagligtas, pag-ibig ng Ama. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po lamang ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ng haing nagbibigay buhay, hinihiling namin kaming pinaghaharian ng iyong espiritu ng kagitingan ay maging mga saksi sa katotohanan ng mabuting balita ayon sa halimbawang ipinakita nina San Cornelio at San Cipriano. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angka na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasal. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang misa, humayo po kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba kanamin, binibinto ka namin, almang aming buhay, pagpaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sa isang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal
barangal panahon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati ka namin.